kaka-prom di. Nalito ako ngayon sa labas. Nag-aabong ng bus. Dahil papunta ako sa isang department store or department supermarket para bumili ng ingredients sa ating ihahanda mamayang gabi. Mamayang gabi, yes. Yeah. Kasi Christmas Eve. So, maganda ako ng konti. Actually, this is my first time na maganda ako for Christmas na as a solo. Kasi last year, lumipat na ako sa isang bahay na ako lang yung Pilipino and the rest are locals. So, last year, naghanda ko ng pang Noche Buena, pero mostly pinili ko lang sa what we call this, sa Pasar Malam. O yung, ay hindi, yan, tama, Pasar Malam. Tapos, this year, nagplano ako na magluto na ako, maghanda na ako na, kasi parang nag-grave ako sa mga Filipino food. So, nag-decide ako maghanda. Kahit at least tatlo na madaling tulutuin at pwede ko rin i-share sa mga kasama ko sa bahay. So, ayan. Punta tayo mamaya sa supermarket and nagluluto. At mamaya, later, ipapakita ko sa inyo yung mga minuto ko at ihanda ko. So, nandito na yung bus. Sakay na! Pero hindi pa. Hindi pa. From the welcome back sa aking channel. So ngayong araw is a special day kasi it's 24 Christmas Eve at malungkot na naman yung Pasko ko because for the fifth time hindi ako magse-celebrate ng Christmas sa Pilipinas, pero this is the second time naman na magse-celebrate ako ng Christmas alone dito lang sa bahay kasama yung mga local. And speaking of Christmas, so actually, malayo pa yung Christmas, malayo pa yung, how you call it, Christmas Eve, eh, aagahan ko na. Baka kasi mami makatulog pa ako, hindi ko makain to. So, nagluto ako ng mga pagkain, and at this time, panay yung mga Filipino food ang inihanda ko. Kasi last year, nung first time ako nag-celebrate alone, ang inihanda ko lang mga local na pagkain dito na typically hindi naman siya local food. It's more of a western food yung pre-prepare ko. Makikita niyo naman yung kwan yung sa video ko, yung mga early video ko last year. Yun, sa mga video ko to yung inihanda ko last Christmas. And this time, naghanda na ako ng sarili ko. So, hindi ko na nilabag dito yung lahat ng niluto ko kasi wala akong lalakyan. So, hindi enough. So, wala rin akong lamesa. Lamesa ko. So, ito yung mga niluto ko. Pansit bihon. Lumpiang sariwa. Lumpiang prito. Tapos, fried chicken. Actually, itong fried chicken, wala sa plano kong gawin. Pero, sobra siya. Nung nilagay kong manok, so fried chicken ko na lang. Tapos, salad, macaroni food challenge, salad, saka tinapay na yung palaman niya, homemade gawa ko, chicken sandwich spread. And of course, hindi mawawala yung soft drinks ko, Coke. Yan ang kanina pang na iniinom ko. Yan. So, samahan niyo ako kumain para sa ating Christmas Eve mukbang. And before anything else, gusto ko muna pala batiin lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Philippines, especially my family. Nanay ko, kapatid, mga kapatid ko, mga hipag ko, mga pamangkin ko, at meron na rin, wala pa, panungan ko. So far, wala pa. So, ayan. So, Merry Christmas na niyo. And sana masaya kayo dyan kahit may, alam natin, pandemic ngayon at problemado tayo sa pera. Ako, problemado rin sa pera. So, pero I'm doing my best na maging masaya. Okay, so habang kumakain tayo ng
handa ko ngayong Pasko. Kwentuhan rin tayo, di ba? Kwentuhan tayo about kung anong nangyari. And isa sa mga nangyari this week, yung nangyari sa Tarlac, medyo nakakalungkot yun. And sabi ko ito sa isang video ko to, sa reaction video channel ko, na the reason kung bakit hindi ako nakagawa ng mga videos to, because hindi ako makaket over to sa video. And kasi isa akong mama, malapit ako sa mama ko, sa nanay ko, and baka kita ko ng ganyang video na involve ang sa nanay sakit, nasakit, so hindi makaket over. Kaya nung mga past days bago ngayon, naka-focus lang ako sa TikTok, and doon ako naglalagay ng mga yung mga reaction ko, yung mga salobing ko, because ayaw ko maglagay ng video doon sa reaction video o kaya dito ng mga salobing ko, kasi ayaw ko masyadong mabigat, mukhang mabigat. Okay na yun sa TikTok kasi usok-usok naman doon yung mga toxic, so magpapakatoxic tayo konti doon. So yun, and yun nga, nakakulungkot, and I hope sana maayos na. Bigyan na ng justice, diba? Kasi nakakaawa. And happy rin ako kasi kung hindi sa video na yun, walang makakapansin, walang tutok, magbibigay pansin, diba? So yun. So try natin yung niloto ko. Pansin. Itong pansin ko, sa totoo lang, hate ko magluto ng pansit bihon dito kasi yung bihon nila hindi maganda. Masyadong malambot. Masyadong malambot. Pero at least, masarap pa rin. Para sa akin, masarap. Kaya pala last year, naalala ko, kaya pala last year, umurdol lang ako sa labas. Ay, bumili lang ako sa labas ng mga pagkain ko para sa nag-chipen ako. Because, may work pala ako noon, hindi ako pinayagan mag-leave. Compared ngayon, pinayagan ako mag-leave. So, may time ako magluto. Binilit ko kasi, binilit ko talaga na sinabi ko, okay, mag-leave ako. So, yun. Kaya nagkaroon ako ng chance para mag-leave at ito, makalpagluto. At makapaghanda ng Filipino food. Basa. So itong manok, yung sabi ko kanina yung manok, hindi siya planado, hindi ito planado, hindi kasali sa gagawin ko. Actually, ang plano ko talaga, barbecue. Kaso, wala akong mahanap yung tusok. Wala akong mapaglutuan o yung mapag-ihawan. So, decided ako, tatlo lang yung lutuan ko. Pansit, salad, so. So, itong lumpia. Then, ito, dumagdag lang kanina kasi nga, nakaisip ako, sumubura sa manok rin. So, ginawan ko. Pero may isa pang natura. So, prinit ako. Mas talaga kumain ng handa, di ba, kapag luto ng iba kaya sa luto mo o yung sarili kong luto, di ba? Hindi ako masyadong nag-enjoy sa food ko kasi ako yung nagluto. Sa medyo busog na rin ako kasi hapong nagluto ko, tikim. Kaya yan. Pansin nyo, hindi ako masyadong yung wow, excited kumain. Because nga, yun nga, yung talong reason. Hindi ako masyadong enjoy kapag luto ko. Mas gusto ko ba yung luto ng iba, lalo ng nanay ko. And second, kanina pa ako tikim ng tikim.
Gusto ko dala ka ito ng luto ko. Itong pansin. Gusto ko pala magsalaman sa mga nanonood sa video ko dito sa vlog ko. At nasusurpresa ako kasi nga yung mga past videos ko pinapanood, so I'm very happy. And hindi ko na-expect na pinapanood. I hope sana tuloy-tuloy yung panonood. And thank you na rin. Thank you na agad. Thank you for the in advance sa pagpanood sa aking mga videos. Lumpia. Hindi ako marunong gumawa ng sauce sa usawan. Kaya yun, walang sa usawan tumawa sa lumpia ko. Try natin ito. Sariwa ba? Itong sariwa ko kulang sa ingredient. Dapat may kulay pa siya na iba. Pero na-limit ko. Nakalimutan ko. Kasi magkano ko, prinita yung sariwa. Eh, nung ginawa ko kanina ito, nasarap pa na ako yung sariwa. So, sariwa na lang. Tumatabahan ako. Kaya ko ng kanin. Yan New Year's resolution ko kahit Christmas pa lang ngayon. Magpapapayat ako next year. Laki lang ang katangan ko. Now, try natin yung salad ko. Na kulang rin sa ingredient kasi wala umahanap yung iba. So, let's try. So far, ito ako na-enjoy sa salad. Na-perfect ko. Kahit ko lang sa ingredient. So try naman lang yung sandwich. So ito yung ginawa kong personal made na sandwich spread. Chicken sandwich bread.
sana kapras nung kung natitikman ko na si Tigyan sa World Spread. Hila natin. Hindi ko mag-build yan. Hindi ko mag-build yan, Lazaro.